Kamusta guys? Hindi lang po tayo sa ating part 2 ng tutorial thumbnail. Ang gagamitin natin ngayon ay PixelLab. Dahil yung unang ginagawa natin ay PixArt. Ngayon ang PixelLab ang gagamitin natin ngayon. Kaya taka, isa natin. Pero bago tayo magsimula. Oh, no. Hindi ka naman subscribe na click the bell button para update ka sa ating mga video. At pag nagustuhan mo ating video, huwag kalimutan mag-like. Ha? Huwag natin kalimutan mag-like pag nagustuhan natin ang video. At tara, pisa natin ang ating tutorial video. Oh, no. Simulan natin guys. Punta tayo sa Pixel. Kung wala pa yung Pixel, mag-download kayo through Play Store sa Android phone. Yan, pwede yan dyan. PixelLab. Then punta tayo sa PixelLab. Then, kuha tayo ng ating background. From gallery. Pwede tayo sa album. Sa download. Yan. Then, makakapamili na rin tayo ng size dito ay 16.9. Yan. Yan ang kailangan natin. 16.9 ang required kay YouTube. Pasok tayo. Then, yan ang background natin. Kuha tayo ng picture natin na pwede nating gamitin sa background natin. Sa album. Tayo sa eraser. Halimbawa, nagamitin natin is ito. Yan. Then, sa ating paganda yun, nagyan natin ng konting stroke. Ito yung borderline. Borderline, like black or red. Kung gusto mo red. Or para mas pansinin siya, lagyan mo ng blue. Or yan, blue. Then lakihan natin siya, kapalan natin, kapalan, hindi pala lakihan, lak kapalan or blue light, dark blue, sky blue, gusto mo na sky blue. Yan, pwede rin green. Yan, pwede rin, ikaw bahala kung gusto mong kulay sa borderline nya. Normal is white. Yan. Then new text, punta sa letter A. Edit. Halimbawa, magta-title tayo ng paano sa Latin ang mani. Yan. Question mark. Yan, di ba? Then, paano natin mapapaganda pa yan? Gagamitin natin ng size. Kung anong gusto mo, malaki pa o maliit. Yan, medyan. Nasa yung gusto mo. Then, color. Yung tatama sa at babagay sa background. Tulad ito. Then, lettering. Anong gusto mong lettering niya? Normal kung ginagamit to. Madalas kung ginagamit. Yan. Yan. Then, lagyan uli natin ng borderline. Stroke. Black or white. Like that. Oh, yan. White. Then, paano natin mapapaganda? Paano natin mapapaganda yan? Kung simple-simple lang na ganyan lang, 3D natin gamitin. Yan. At bago tayo mag-3D, pwede natin gamitin ng perspective. Yan, perspective. Yan, gusto natin ng medyo maangas-angas siya. On natin. Angasan natin konti. Yan. Yan, angasan natin ng ganyan. Then, check. Yan. Then, lagyan natin ng 3D text. Tingnan nyo. Then, nagbabago, di ba? Yan. Gusto natin ng medyo
Galaw-galaw pa kasi 3D talaga. Yan. Or natin galawin pa. Yan. Pwede rin. Or gusto natin ng iba pang ayos nyan. Pwede rin. Kayo bahala kung anong gusto nyo gawin. Nasa inyo yan. Then, okay tayo sa ganyan itsura nya. Then, magdadagdag na tayo ng mga iba-iba pang mga picture na gusto natin ilagay. Pasok ito sa album. Hanap tayo through eraser. Lagyan natin ng like and share. Yan. Like and share. Yan. Hindi siya masyadong kita. Para makita siya, lagyan din natin uli ng borderline. Punta sa stroke. Lagyan natin. White and normal na ginagamit ko dyan kasi mas kita siya, di ba? Yan. Okay na, di ba? Then, hindi pwedeng mawala yung pangalan natin, di ba? Balik tayo sa from gallery, album, napin natin yung pangalan natin. Saan ba natin makikita yun? Sa eraser din. Sa eraser din ba? Ayun. Ayan. Ganyan natin dyan. Simple-simple lang. Kung saan ba natin paganda yun, pwede rin. Pwede rin natin siya pagandahin. Pwede natin siya lagyan ng stroke, borderline, kung gusto mo. Palampa natin yan. Pwede rin. Then, 3D, or gusto mo ng perspective, pwede rin natin gawin ng perspective yan. Sa 3D, pwede natin laro-laruin. Yan. Yan, pwede natin siya laro-laruin. Gusto natin pwesto. Yan, ganyan. Ganyan lang simple. Gusto pa ng konting design? May mga stock pa sa gallery mo na gusto pa mapaganda siya? Pwede rin. Lagyan natin siya ng iba pang pwede ilagay. YouTube. Yan. Sa YouTube, pwede rin. O, lagyan natin YouTube para siguradong alam nila sa YouTube. O, di ba? Yan. Lagyan din natin siya ng lining. Lagyan natin siya ng borderline. Yan. Simpleng-simple lang siya. Pero pansinin. Diba? Ganyan lang simple. Ang paggawa ng thumbnail for YouTube. Yan. Ngayon, pwede tayong magtanong kung paano ba ginagawa yung yan? Katulad ng picture mo, nakrap mo ng ganyan. Paano ba yung ginagawa? Hindi mo pwede pag picture mo, ganyan yung tsuka yan. Meron din. Tuturo ko din sa inyo yan. Save mo natin to. Save as image. Yan. Save to gallery. Save na siya. Okay na. Doon lang. Ganun na kadali ang paggawa ng thumbnail. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo paano mag-crop ng picture. Background eraser. Pili ka ng picture gusto mong i-crop. Halimbawa sa picture. Crop ng picture. Sample natin. Mag-usa natin sample. Ito. Bawas natin siya. Para hindi masyadong malaki yung lilinisin natin. Yan. Okay. Yan. Then, magic. Personal dreams.
Save. Finish. Ngayon ako simple. At yan guys, tapos na po ang ating tutorial ng Thumbnail by Pixel Lab. Sana po ay may nakakuha ka ng kahit konting idea sa ating ginawang tutorial ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa pagtapos ng video. At pag di ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At click the bell button para update ka sa ating mga video. At pag nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutan mag-like. Ha? Maraming salamat. Goodbye! Audio.